nama bisa aku dari itu dari senyum bagaimana mahal sejauh sang tuku Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po nagpupugay ang inyong programang Kapwa Ko, Mahal Ko. Lagi po tayong nag-uumpisa ng ating programa sa pamamagitan ng Bible verse. Sa umagang ito, ang ating Bible passage ay hango sa Ephesians chapter 1 verse 6. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin. Yan po ang mensahe ng Ephesians chapter 1 verse 6. At narito naman po ang inyong paboritong doktora, si Doktora Susie Pineda, na handang-handa na pong magbakuna sa inyong lahat at unang-una po sa Patak Center kanina umaga. Thank you, Connie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami na hong tao sa labas sa ating parking lot dito sa GMA Channel 7, at ito po ay public service ng ating network na tulungan ang lahat po ng mga taga dito sa portion ito ng Quezon City, no, na gustong mag-avail ng free services, at ito po ay libreng bakuna laban sa polio at iba pang mga sakit. So kung kayo ay nasa bahay pa at nanonood, pumunta na ho kayo rito, lalo na kung malapit-lapit kayo, isang sakay lang. Andito na ho kayo sa Channel 7 at bibigyan po ng polio drops ang inyong mga... Ang programa pong ito ay hanggang mamaya, kaya maaari pa po kayong humabol, hindi lamang po dito sa GMA Channel 7. Sa inyo pong mga area, sa mga barangay po ninyo, sa mga health centers ninyo, ay meron pong mga patak centers doon. Kaya sige na po, pumunta na po kayo. Okay, kasama ho natin ngayong umaga ang ating kalihim ng kalusugan. Abangan nyo po, he will be with us para pag-usapan pa rin ang pagbabakuna. Meanwhile, meron ho tayong mga paalala mula sa Department of Health. Ang mga ospital ay napakahalagang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan, at ang Department of Health ay may mga proyektong naglalayong paundarin ang mga serbisyo nito sa buong bansa. Ang mga hospital at medical equipment ay may malaking tungkuling ginagampanan sa paghahati ng iba't ibang uri ng pagsusuri at panggagamot. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tinatawag na hospital equipment maintenance. Sa tulong ng Federal Republic of Germany, ay may kaagapay ang Department of Health sa pangangalaga sa mga hospital at medical equipment nito. Ito ang GTZ. The federally owned German agency for Technical Cooperation, also called GTC, is commissioned by the government of the Federal Republic of Germany to undertake special planning and implementation of measures for technical cooperation. In DOH, we are assisting the Hospital Maintenance Service Unit in building up a decentralized maintenance system nationwide. So far it was based only in Manila, and the DOH management decided to decentralize the service because it's not possible to serve all government hospitals only with one unit and 20 technicians. Well, actually it started already in 87. That was the first request from your government in getting assistance in the wide field of maintenance, and a study was carried out to find out in which specific field the assistance should be done. And after that was positive by a joint Filipino-German expert team, the project was implemented and started in January 89.
And as I already mentioned, it is a technical cooperation. That means the total implementation and money, it's a grant. The all-over investment now is 70 million pesos. Ceasefire! Ceasefire muna para sa mga bata. Because meron tayong Oplan Alis Disease sa Abril 21. Walang aray na bakuna laban sa polio at iba pang sakit. Sumali rin kayo sa Oplan Alis Disease. Tandaan, Abril 21, dalhin ang mga anak nyo sa Oplan Alis Disease, Batak Center. Ceasefire muna para sa mga bata. Narito ang Oplan Alis Disease. Sa Abril 21, papatakan ng bakuna kontra sa polio at iba pang mga sakit ang mga batang wala pang 5 years old. Dalhin sila sa Patak Center ng Oplan Alis Disease. Libre pa. Dalhin ang mga anak nyo sa Oplan Alis Disease, Patak Center. Tandaan niyo po ang ating parking lot dito sa GMA 7 ay Patak Center. At kung hindi pa, nasa bahay pa ho kayo, pumunta na ho kayo ngayon dito. Dali niyo ang mga anak ninyo, bibigyan po ng libreng polio drops laban po sa sakit na dapat maiwasan natin. And pag-usapan natin ito with our special guest, ang ating pong minamahal na kalihim ng kalusugan, si Dr. Juan Flavier. Dr. Flavier, welcome back to our show this morning. It's Connie po. Welcome back, Dr. Yes. Flavier. Nice to see you. Okay. Ito pong sakit na polio, Dr. Flavier, matagal nang nasa atin to. And in fact, ako when I was a child, I had a kapitbahay na merong polio, no? Pero I would think noon, marami talaga nagkakaroon ng sakit na ito. Oo. Ganito ang recollection ko niyan eh. Nung ako'y nagtapos sa medisina, sabihin ko ba kung kailan yon? 1960 ako nagtapos. At that time, tandang-tanda ako na ang figure being used ng incidents is 2,000. We were having 2,000 cases of polio in the Philippines. What does that mean? 2,000 children that were getting lame, na yung bang talagang kailangan mo mga saklay and all that kind of thing. Now, that part of my recollection is still vivid. But the one that I cannot forget are the ones I saw at the village level. Tayo kasi, we are a very cruel people in terms of deformities eh. Oo, yan ang tinutukso natin. Pagka nanunokso, sasabihin sa'yo, kalbo. Kaya ay, mga may lay, mga may bingot, gagayahin pa nila kung magsalita yung pangungo. That's right. Buti sa akin, pandak lang ang sinasabi. Di bale sa akin yung dinutukso. Aray po, Dr. Flavier, masakit ho yung sinabi ninyo. At least tayong tatlo, we see eye to eye. Siguro kaya nyo ako inibitahan dahil doon. Ang kwani, very cruel tayo, yung mga kalaro mo na medyo nakita kang pilay. Talagang they will gang upon you. No wonder, the complex, yung bang kahiyaan ng bata. Meron akong nakita sa barrio, talagang kinakaibigan ng kanyang bata and all that. Bakit? Gusto ko sana lumabas siya sa bahay. Ayaw lumabas. Pulos. Dahil sa basta lumabas at may dumaan eh. Talagang may mga appellations na binibigay na si Pedrong Lumpo. Maganon ba na very painful? Today, thanks to the program that I did not start, it was started by my predecessors who did an excellent job. The incidence is going down and hopefully, excuse me, we will not have, wala na tayong magiging mga kabataan na ganung misalanta. Dahil sa ito pa figure na gusto kong binabanggit eh, yung halaga ng bakuna sa polio ay 6 na piso. Pag kayo ay nagkasakit, kung ang bata ay magkasakit at dalin sa hospital, ang gagastusin ng gobyerno para kayo alagaan, pati na yung inyong saklay at iba pa, ay 6,000. Para sa isang bansa na mahirap at isang bansa na nagre-reklamo tayong wala tayong mga itutustos sa ospital, iwasan na natin. Yun ang but having said that, ang talagang hindi mo mabibigyan ng ikangay katumbas na pera ay ang lifelong disability of the person. Dasa pati yung kanyang income potential eh. Parang baka hindi makapag-aral. Oo, itong bata, ayaw mag-aral.
I want to go and see him one day in the barrio and hindi find out. Kasi physical disability yan eh. Emotional, mental. Right. Oh. Diba? Lahat. May mga nag-appeal nga dito, Connie. Alam mo, Dr. Flavier, dito meron mga nananawagan for wheelchair, no? Kasi yung mga bata talagang gumagapang lang eh. Mm. And they never get to walk, no? And right. Dahil doon, hindi makapunta sa paaralan. Right, right. At talagang nasa bahay na lang, inaalagaan na lang, parang ganun. Right. Talagang disabled. So anyway, ito pong sakit na polio gusto nating iwasan at meron ho tayong dalawang araw itong Abril 21 at Mayo 19 para sa libreng mga patak na polio. Oh. So siguro ho Dr. Flavier, pwede nating paalala, pwede ho kayong manawagan ngayon sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga nanay para sa dalawang araw sa atin. Na ito. Opo. Oh. Sige, ganito. Oh, dumating na ang araw. Ilang buwan at linggo na namin binibigyan ng diin, pinaalalahanan kayo na ang National Immunization Day ay April 21 ngayon at ang susunod naman ay sa May 19 sa darating na buwan. Kaya po dalidan ninyo mga anak ninyo, ito po ay libre pagkakataon. Ngayon nyo po gawin ito nang sa gayon ay sa darating na araw, hindi na tayo magsisisi dahil sa po nako, pagka po nagkasakit ang mga bata, napakalaking pinsala at napakalaking distorbo sa ating mga buhay. Dr. Flavier, saan po sila pupunta? Oo, ganito. Itong ginagawa nating National Immunization Day, may pabongga ng konti, parang piyesta ang linalabasan yan eh. Kaya meron pwede sa health center, pwede sa clinic, pwede sa hospital, meron sa palengke, meron mga roving. Sa mga baryo, meron pa tayong papasok sa mga liblib-liblib eh. Para nang sa gayon lahat. Ngayon, ang mga iba naman, siyempre napakalayo. Kaya nga kinausap namin nila Susi, yung mga men and women behind the mic. Para manawagan, dahil sa 92% daw nakikinig sa radyo, para sila ay pumarito sa araw na ito. Pero having said that, sa mga darating na linggo, meron pa rin tayong libreng bakuna tuwing Miyerkules lang sa health center lang. Pero yung sa ngayon at May 19 ay sa lahat nitong mga lugar at sa May 19, meron pa tayong dalawang ikangay pabuya. Una, bibigyan sila ng vitamin A nung para sa gayon ay maiwasan ang ikangay pagkabulag. Pangalawa, ay lahat ng mga darating na may kasama pa ay bibigyan natin ng litrato. Litrato ninyo? Oo! Litrato ni Sharon Cuneta at merong kalendaryo. Uh-huh. Ngayon, kung medyo malamig ang ulo ko, baka bigyan ko pa sila ng litrato ko. Pero, medyo yun litrato ay. Ni Richard Gomez. Doon ako pipila. Pagka malamig ang ulo ni Secretary Flavier, doon ako pipila doon sa mga litrato niyang ipinamimigay. Ayan. Okay, well, wala na ho tayong oras. And Dr. Flavier, we would like to thank you so much. We know you're very busy. Napagbigyan niyo kami sa Dr. Flavier. Pero mamaya po, may sasaguting pang mga katanungan si Dr. Flavier, kaya antabayanan po ninyo. Tapos na ako kasama pa niya nung isang lahat. Ceasefire muna para sa mga bata. Because meron tayong Oplan Alis Disease sa Abril 21. Walang aray na bakuna laban sa polio at iba pang sakit. Sumali rin kayo sa Oplan Alis Disease. Tandaan, Abril 21, dalhin ang mga anak nyo sa Oplan Alis Disease. Patak Sintil. Meron po tayong isang panawagan buhat dito sa Maynila. Luzviminda Bartole, 31 years old, ng Gao, Quezon City, na walan po ng pandinig at nangangailangan ng hearing aid. Ang halaga pong kailangan ay 5,000 pesos. Narito po ang replay ng panawagan ni Aling Dominica Osenada kasama ang kanilang anak, kasama rin si Ms. Mildred Ortega at Dr. Susie Pineda. Meron siyang naririnig na kaunti. Meron pong sound na kaunti. Nakakarinig siya ng kaunti. So, okay, so parang malaking tulong. Just to increase okay. Yung naririnig niya. So nakakarinig. Nagbabasa ba siya ng labi? Oy, gaya po nung napag-aralan nila noon, nung 1 year lang, through mirror ho, yung pag-ano nila, yung pagsalita. Sige. So, inaasahan mo namin, 5,000 pesos ang kailangan ni Mrs. Osenada para sa hearing aid ng kanyang anak. So, kung matutulungan po natin sila, malaking pasasalamat. Ang aming pong telephone number ay 924-3038-997021, local 223.
Okay. Okay. Tawagan sino naman po natin si Marilu Cruz. Nabanggit na po ni Mildred ang ating telephone numbers, 924-3038-997021, local 223, para po sa lahat ng mga gustong tumulong kay Aling Luz Viminda Bartole. Okay. Connie, meron tayong panawagan mula sa Cebu City, si Mark Daryl Losero. Mula po sa Bukidnon, Mindanao, panurin po natin. Mga ito ko inabang po. Dito ko nang tagadiri na layo ko itong ama, papasabukin mo na wala ko may kwarta. Napangarapan yung doktor sa pag-upura. Tres mil. Ay, sige, pag-urangat ang bata. Mahat mo na ang pamalaoy sa ama. Si Jocelyn po, mga kaibigan, ay taga Valencia Bukidnon, taga Mindanao. Siya po ay nananawagan para sa medicines ng kanyang anak. Ang diagnosis po ng kanyang anak ay leaking encephalocel. Kaya nga nangangailangan ng halagang 4,000 pesos para sa medicines. Kung ang gustong tumutulong sa kanya, pwede po ipapadala yung mga donations sa opisina ng kapwa ko, Mahal ko Cebu. We are located at the PMA Clubhouse, number 3 Daniel Garcia Street, with telephone number 212019. Meron pa rin ho tayong bisita sa umagang ito, si Aling Marites Ferrer ng Project 6 Quezon City. Aling Marites, ano pong sadya nila? Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po na huminging tulong po sa kapwa mahal ko. Kami po ay huminging gamot para sa anak ko po. Anong pangalan ng anak mo? Maria Abid. Maria, tuntua siya kay Connie. Okay, siya bang may sakit? Opo. Anong sakit niya? Noobo po at saka lalagnat. Okay, nabigyan na kayo ng mga gamot dito. Okay, alam mo yung mga gamot na nandito, hindi yun galing sa amin, kung hindi galing sa mga televiewers natin na tumutulong. Pasalamatan niyo po sila. Salamat po ako sa kapwa ko, mahal ko po. At sa televiewers natin po. Nagbibigay po ng tulong. Susi, kasi kanina, okay, kaya siya natutuwa sa akin kasi gusto niya akong ipakilala dun sa tatay niya. Sabi nasaan niya ang tatay akin, niya? Papa, nandun ipakikilala daw niya ako dun sa papa niya. Di ba? No? O mamaya sabi mo sa papa mo, mag-usap kami, ha? O sige, bye-bye. Okay, thank you. Sige. Okay, meron tayong katanungan para kay Dr. Flavier at alika dito kayo sa gitna. Pangalan niyo po? Mila po Rodriguez. Okay. Mila, taga saan po kayo? Taga project po sa Barangay Kulyat po. Barangay Kulyat, naku. Naku, palagay ko eh. Yun ang pinuntahan ni Dr. Flavier kaninang umaga, yung Barangay Kulyat. So, babatiin siguro ni Dr. Flavier yung mga taga doon, baka nakikinig sa atin ngayon. Anong tanong nyo? Magandang umaga po, Doktor. Magandang umaga. May tatanong po sana ako kung maturukan po ng missiles ang anak ko, hindi na magkaroon po ng tipdas ulit. Hindi na magka-tipdas pa. Kapag ho ba binakunahan na o tinurukan daw ng para sa tigdas, meron daw ho bang assurance na hindi na magkakatigdas? Ganito yan eh, dalawang sagot. Una, mababa ang pagkakataon na magkatigdas. Halimbawa, yung nangyari sa San Lazaro nung isang buwan, 43 ang napasok na may tigdas. 42 nito ay hindi bakunado. Kaya yung isa daw ay merong bakuna pero nagkaroon din. Kaya pwedeng magkaroon pero malayo ngayon. Una. At saka mild na lang. Pangalawa, kung magkaroon ka man, ang magiging tigdas mo ay yung, ano ba, mild sa Tagalog? Yung Banayad. Yung swabe na lang. Ang dating ng yung tigdas ay swabe na lang. Ika nga. Kaya, bakunahan sila. Okay. So, okay na. Nasagot na yung katanungan. Alam mo, tuwang-tuwa ako. Dapat next week si Dr. Flavier ulit ang kasama natin dito eh. Mahirap patakin dito. Anyway, Dr. Flavier, thank you very much for being Salamat. With us on the show. Okay, we'd like to thank our donors, Miss Nanita Lee of Valenzuela Metro Manila sent us 3 plastic bags of used clothes. Miss Isabel Mendoza of Cubao, Quezon City sent us 1 bag of used clothes. Carlson Marketing of Philem Homes, Quezon City, 500 pesos. The Print Right Press Incorporated of Santa Cruz, Manila, 1,000 pesos.
And Connie, we'd like to thank our volunteers. Our dentists for today, Dr. Mike Fontanilla and Dr. Ed Aguilar from Medical Center Manila, Department of Ophthalmology, Dr. Mariano Cadiz, Dr. Roberto Mendoza, and Dr. Salvador Sison. And we have our usual round of doctors from Quezon City General Hospital. Okay, our sign language interpreter is Annie Blanca of the Batinos Ped Center. And our sign language lesson for today is, let us praise God for His glorious grace. Okay. Connie. Again, we would like to thank Dr. Flavier for finding time to be with us today. At sa lahat po ng mga nanonood, takbo na po kayo sa inyong mga patak centers dahil po naghihintay sila sa inyo. Libre po ito hanggang mamayang hapon. Maari po kayong magsadya. So, sa ngalan po ng ating mga kapamilya, Dr. Pineda, Senator Mercado, Ms. Mildred Ortega, Dr. Nonoy Sunjiga, kami po'y pamansamantalang nagpapaalam sa inyo. Thank you very much and we'll see you tomorrow. Ikaw ay nag-iisa, puso'y nagdusa, dukha't maralita, tanging sa Diyos umaasa. Kay hapdi nagtotoo sa ibabaw ng mundo, kay daming kapwa nating luluha, pagsubok ng Diyos hanggang kailan mati. Mapait na luna sa araw-gabing pagtanis. Kapwa ko, tanggapin mo ang palad ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong programang Kapwa Ko Mahal Ko. Ang ating pong biblical passage na binabasa po natin sa araw-araw ay hango po ngayon sa Lucas chapter 6 verse 37. Ang sabi po, huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Napakasimple po pero napakalalim po ng ibig sabihin yan, kaya sana po tandaan natin. Ang ating pong kasama sa araw nito ay si Dr. Nonoy Sunjiga. Salamat, Mildred. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kagaya po na sinabi, Mildred, ang aming programa ay bukas sa inyong mga tulong. At sana po ay huwag po kayong aalis sapagkat sandali lang naman ito eh. Marami naman tayo dapat na tulungan. Kami po ni Mildred, mga kaibigan, ay babalik po after this very important message from the Department of Health.
LA, anong tawag mo dun sa mga batang binakunahan noong April 21? Bakunado! Pero kapag babae, bakunada! Bakunado! Bakunada! Bakunado! Ceasefire! Kaya bakunado o bakunada o hindi pa, mayroon pang karugtong na bakunahan sa May 19 ang Oplan Alice Disease. Kailangang bumalik ang mga batang bakunado, tsaka bakunada! Inyong kakalimutan! Opo! Okay, Mildred, yan. Alam may pa na tayong balita, di ba? Oo, meron akong gustong ibalita sa kanila na alam daw po ninyo, ang pag-aaral ng bata at ito'y sa paggabay ng magulang ay napaka-epektibo po at yan, napakahalaga, lalo na sa punto ng pagbabasa at pagsusulat ng aritmetika. Importante ang isang tabi kayo ng inyong anak at tumutulong sa kanila sa paggawa ng kanila mga aralin o kaya tinatawag natin mga assignments. Magbigay ng kahit na konting incentive o kaya ho yung premyo, pabuya, upang maging inspirado sila sa pag-aaral. Gabayan sila at ipaunawa ang kahalagahan ng edukasyon. At hindi lang pala ang paaralan ang may responsibilidad sa inyong mga anak, kundi yung nasa inyo rin pong mga magulang yan. Bukod pa rito, higit silang magiging malusog sa isip, sa pangangatawan at sa paggawa ng desisyon kung personal na ang inaasikasok ito ng mga magulang. Kaya, ito yan, no? Ikaw dapat, ba may anak na? Dapat wag natin pag... Ayaw mo ako sagutin, hindi, ha? Hindi, tama. Pero ganit, kailangan natin gabayan ang ating mga anak. Oo. Iba talaga yung, parents ang nag-guide sa growth, emotional, psychological ng mga bata. Hindi wag lang naman eskwelahan. Natin, oo, wag natin bigay naman lahat sa mga guru yan o kaya sa mga sa eskwelahan. Kaya sana po tandaan po ninyo yan. Mildred, ang ating special guest, isang doktor sa public health. Okay. Magaling yan. But before we give our guest to our audience, we'd like to pause for some very important reminders. Sa mga batang binakunahan noong April 21. Bakunado! Pero kapag babae, bakunada! Bakunado! Bakunada! Bakunado! Ceasefire! Kaya bakunado o bakunada o hindi pa, mayroon pang karugtong na bakunahan sa May 19 ang Oplan Alice Disease. Kailangang bumalik ang mga batang bakunado, tsaka bakunada! Inyong kakalimutan! Opo! Narito po kayong muli sa ating programang Kapwa Ko Mahal Ko. Ang ating pong portion na to ay tungkol po doon sa mga iniimbita po natin na mga espesyalista upang sa ganun po ay mabigyan po tayo ng pagkakataon na umunlad o tumaas ang antas ng ating kaalaman ukol sa pangangalaga ng ating kalusugan. Sa araw nito, ang ating pong bisita ay isa pong graduate ng College of Medicine sa UP at College of Public Health, Masters in Public Health, and an officer in charge for maternal and child health service of the Department of Health. Ang ating pong panauhin ay si Dr. Maritel Costales. Magandang umaga po, magandang Doctor. Umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. Si Nonoy. Kahapon, ipagpatunoy, ipaki-remind nga yung ating mga usapan natin namin ni Doktor, ha? Yung tungkol sa immunization day na katatapos lang nung Wednesday. At ano yung balita dapat ho gawin, mga follow-ups, at saka ano pang mga available vaccines aside from the polio vaccine. Yun ang mga nag-usapan natin. Madalasan na Dr. Costales ay nakakaligtaan po ng mga nanay dyan. Medyo, kasi karamihan po ng mga nanay, medyo may kamakabataan pa, no? Mga young mothers. Ano ho ba ang dapat nilang isaisip na dapat gawin sa baby nila? At anong edad ng bata ang dapat unahan na nila ng pagpapakita o pagkonsulta sa doktor? Dali na kagad sa doktor. Kasi karamihan po, dinadala lang sa doktor kung may sakit na yung bata, kung may lagnat na, yung grabe na. So, anong age po ng bata ang dapat dalhin na nilang una sa doktor? Bali, ang unang beses na dadali ng bata sa doktor sa edad na 6 linggo. Sa, 6 weeks pa lang, ano? Mula nung pinanganak. Doon, pwede siyang bigyan ng laban sa diphtheria, pertussis, tetanus, yung tinatawag namin DPT na bakuna, pwede siyang bigyan doon ng oral polio vaccine laban sa polio. Tapos, makalipas ng 4 na linggo, babalik pa sa pangalawang dose noon. Tapos, makalipas ng 4 na linggo ulit,
another dose. So bali, the three doses makukuha niya sa edad na 6 na linggo, 10 linggo, at 14 na linggo. Tsaka Mildred, nakalimutan ko pala sabihin na yung laban sa TB, pwede niyang makuha yon pagkapanganak pa lang yung bata, anytime. After the first day? Yes, pwede. Kahit day. Bago ilabas sa ospital, pwede bigyan ng bakuna laban sa TB. Itong sinasabi niyong bakuna laban sa TB, ito ho ba binibigay na ng ospital o kung ihilingin lamang ng magulang? O automatic na yan, bago ilabas yung bata, bibigyan na kagad siya ng bakuna? Sa mga government hospital, binibigay na ito. Pero kung hindi mabigay ng government hospital, ang health center, pag dinala yung bata anytime na pinanganak, pwedeng ibigay kaagad yung BCG. Mm-hmm. Pero yung laban sa diphtheria, pertussis, tetanus, at oral polio, ang schedule dun is 6 na linggo, 10 at 14 na linggo. Tapos yung panghuling bakunang binibigay, yung edad na 9 na buwan, yun yung laban sa tipdas. Eh, kita mo naman ang layo na